Welcome back to my channel, Dr. Woodworking. For today's video, meron po tayong suki ngayon. Suki sa pagpapahasa ng lagari. Ito siya. Si Tatay Mano. Manuel Jimenez. Yan. Magandang hapon po. Ipinahasang lagari. Ayan o. Ito po ay ano. Sa palagay nyo, ano pong tingin nyo dyan? AK-47? O AK-45. Ayan po oh. Ang galing ma-design nito ay Tatay Mano oh. Ayan oh. Ito po ay ano. Ito po ay double blade. Ayan oh. Ayan. Ayan. Yun oh. Double blade po yan. Tapos, Tatay ano itong sa taas? Ito to. Ayan. Bakit po, anong purpose nyo? Bakit ito ay nilagyan nyo ng talim? Ginagamit ko sa pagtatayas ng mga kahoy. Pagka mga malaki, mga gagawa, ano, ganyan laki ng paa, ginataga ko, ginabaliktad ko. Ginagamit ko. Ayun po pala ang purpose. Ayan. Pag malaki ho, eri naman ho. Ayan. Ginagayat ko. Oo. Ano pong mga pinuputol nyo dyan? Mangga ho. Kahoy na nara yung mga sanga. Habang naghahasa po ako nitong kanyang lagari, mga lagari, ay nagkwento po siya tungkol sa naranasan niya sa buhay. Siya po ay ano, ano nga Tatay ang nangyari sa inyo doon para kayong manhid yung katawan? Pasman sa buho at sa pulmonya. Yun ang naging katawan. Nakaila. Ibig sabihin, ilan hong buwan yung naramdaman yun? Isang taon at 8 buwan. Naku, ang tagal pala noon. Ano pong ginawa nyo? Hindi pa kayo na po ospital? Hindi pa. Ako ay nagdagamot na sarili ko. Oo. Ayun ang iba hong karamdaman ko na pagaling. Opo. Ay itong tubig sa baga. Nagkatubig ang baga ko eh. Oo. Yun ang nagpahirap ko sa akin. Ayun. At ito hong aking bibig, tinubuan mo na ugam. Mm-hmm. Hindi ko makakain, sakit-sakit. Opo. Ako iwan-iwan ng aking pamilya at ang tatrabaho. Opo. Ako nag-iisa sa bahay, gumagapang ako sa sagingan. Mm-hmm. At kukuha ho ako ng atorga na saging. Opo. Kinukuha ko yung kanun, bunga. Bunga, opo. At yun ay puputulin ko ang dulo at kukuha ko ng plato. Pag naipong ko yung dagta nun, kukuha naman ako, may damit na ako itim. Yun no, isasawag ko sa dagta, ipapahid ko sa aking ngalangala at sa lalagunan. Yun no, naalis ang aking ugam. Nakakain ako ng ayos. Ayun, ano nga yun? Bunga ng? Yun yung aturdan. Aturdan, sulo, ano po? Yung dagta nun, bunga. Ayun. Yun po, mga katukayo, magandang tip yun ni Tatay Mano. Tapos ang sunod po? Ako ay pinipilit na rin sa hospital ang aking asawa. Siya po, huwag na. Wala na mangyayari. Ayun, ay pinilit po ako ni kung ni Kunsya Lamili. Opo. Kaya huwag ka mawalang pag-asa. May pag-asa pa ako na malakas ko pa. Malakas nga ako. Ito, nararamdaman ko ng aking lipod. Itong buong katawang to, manhid. Mm-hmm. Kaya naman ako lang naman manhid ang buti. Alam ko na ako yun. Kaya kipas na siguri. Ay kumus sa sarili sa aking asawa. Ay kaya kong gamutin iri. At may daming dahil tubig dyan. Asin, ilang sabi ko kanila, ilagay niyo ang tubig. Habang isa sa anak natin, ay mas tungtungan ako mula ulo hanggang paa. Balik-balikin, giitin. Opo. Yun ang pinagawa ko sa aking anak. Ah, parang mamasahin? Oo, yun ang parang tinaterapi ako. Mm-hmm. Nagbiling ko sa kanila yun. Ano, nung malamig na, malamig na ang tubig, nakuha ko ng test towel, pinadampi ko sa aking likod. Opo. Ano yun? Ano pong nangyari doon sa, ano, yung sa paa? Ay, yun, manhid. So, hindi ko humaybaluktot pong katawan ko, hindi ako makagalaw. Opo. Binabangon ako ng aking pamilya. Oho.
sa pagkain, no, hindi ko mo balik sa kamay. Sinusubuan ako nila para kumakain. Ano, pagkakain ko, inim ako tubig. Pinainom mo ako sa tsupo sa tiyap, ako bata, kabide. Oh. Ganito ang ginawa ko. Sabi, kumuha kayo ng 20 pesos ko dyan at lagay ko dyan sa tubig. Yung asisipsipin ko lang at yung at nilagyan tubig itsabit mo sa may bayan. At mahaba naman aking host, sinisipsip ko ang tubig. Oo. Ganun ginagawa ko. Tapos yung ako nila, ihiga nila sa pinumaymaya at para maungat ang aking mga litid. Mm-hmm. At balik-tik na, ramdam-ramdam ko sa kanila na ganun. Ay, hindi ko makatingin ng diretsyo, nakasandalok sa dinding. Nagayahan mo ang tingin ko sa tao. Opo. Hindi ko makilala ng kapwa ko eh, yung kasama ko mga nagtatrabaho din nga. Opo. Ay, tanong ako nila kung asay napunta sila sa akin, tatanong ko kung kilala ko sa hindi. Kasi siya kayo absent-minded ako. Oo. Kasi hirap na ako eh. Nilito niya kinilig lang ako nila na huwag masiraan loob. Lumaban. Opo. Tawa naman ng Diyos, lumaban ako. Eh, mayroon na pananaligo ako sa ating Panginoon Diyos. Opo. So, nagban ako sa Diyos kanila. Kumuha kayo ng pari at ako mang yung pisal. May iba-iba na ang pag-alig na ko noon. As mag-selfie doon, no, binibisita ako. As kaya, pari, kumusta ka na? Ito, naibangon na ayos. Ituin na. Buwan niya sa akin si Kunsel dito na, ay lakas loob mo. Ay si Kunsel, naskap ng Pasko ay naumpa sa ilin. Walang pagbabago. Sabi ni Kunsel doon. Apo. Lakas lamang loob yan. At nalalabanan pag nagkanerdos ka, isipin mo, nisipin yan sa karamdaman mo. Hindi ka nga gagaling dahil namuna sa itakot. Nervyos. Nervyos, ah. Sabi ko, naku, kahirap malis ang nervyos. Ako muna sa pool, wala akong nervyos. Tawang nangyayari sa akin. At ang lalabanan ko. Ngayon, ang naisip nyo po, anong naisip nyo na para kayo gumaling na gamot? Yun, no, tubig. Yung tubig, tapos anong kwan po ng tubig? Mainit ko yun. Lalagyan doon ng asin. Mm. Tapos yun may lalagyan nyo sa face towel. Pipigyan ako panit tumulo. Opo. Parang init ko ng tubig, abot sa buong katawan. Hmm. Primero lapat ko, may pagbabago agad sa'yo. Ay, siya nga, no? Oo. Yun nga, pag na initanaw yan, patutihaw ninyo, papayroon ng bix. Ah, lalagyan ng bix. Oo. Parang magkwad siya. Guminhawa. Mm-hmm. Yun lamang po ang nakagaling sa inyo? Oo. Ay, ginamit ko rin, no, nung ayan, gas at bawang. Ah, gas at bawang. Para saan naman po? So, yun pa rin, mas-subo. Hindi na ho kayanin dahil yun nung na ho yung ginagamot ko. Oo. Gas, bawang, at duya. Yun ang unang ginagamot nyo? Oo, naniligas itong mga bintik ko sa paa. Mm-hmm. Pinakong ko yun, nagawin yung ginagawa ko. Oo. Ay, ito, mga katagalan na eh. Pasmasubo na sa akin eh. Ah, ang tawag niyo ay pasmasubo. Oo. Ah, parang bakal pala ho yun. parang bakal pala yun, pasmasubo oh. Oo. Ay, nabot ako nung nagagawa ko din kay Kaglory. Nagbubugong ho ako. Mm-hmm. Eh, hindi ho ako makababa dahil hindi ko so itong harness ko. Opo. Hindi ako makatalon, wala. Wala yung hagdag, tari mo sa build din na ganoon namin, naiwan. Ay, garnis ko nasa bahay. Mm-hmm. Hindi naman ako, dito ko napatingin ako eh, sa matungaw, sa ikaw, ako din eh. Sa ikaw, ito ulan, sabi ko sa mga kasama ko. Mm-hmm. Ay, malakas na ulan yan, sa ikaw nga eh, init na init ng maga. Katanghalin, unang bumuo sa ulan, October 29 noon yun. Mm-hmm.
1919 o 1918? 1918 no? O 20? Ay, hindi pa naabot ng... Ah, hindi pa? Mm. Oh, matagal. Oo. Matagal na pala. Oo. So, ngayon, sabi nyo ka kanina, di nakalampas yun. Parang bagong buhay, ano ho? Oo. Oh, matindi pala eh. Isang taon kayo nakahiga. Oo. Isang taon, 8 buwan. Matindi. Ibig sabihin kayo po ba ay nawala na ng pag-asa noon? Well, hindi. Hindi ho, basta sa'yo kung lalaban ako. Oh, lalaban, oo. So, yun po ang naisip nyo na gamot. Oh, yun, mga katukayo, ang gamot na ginawa ni Tatay Mano ay dati, yung dati ay ano, bawa, aloya at saka gas. Gas. Ay hindi ho umipik dati na nagaling. Naige. Oh. Ngayon, nung bandang huli, ang ginamit nyo ay tubig. Tubig na may asin. Ah, matindi pala. O nga, tama po yun mga katukayo kasi ang tubig talaga yung napakahalaga. Oo. Ayun. Sabi nyo kanina, yung nung kalalabas nyo lang daw ngayon, dahil kagagaling nyo lang uli sa sakit. Yung sabihin na, anong sakit? Lagnat? Trangkaso? Trangkaso yung COVID. Ay, COVID. Bakit so alam nyo yung COVID? Ay, hindi ako makain. Ah. Sakit ang tiyan, hindi makahinga. Ayun, pero kayo yung nagpa-doktor. Hindi, hindi natakot kayo. Hindi ako natakot. Baka COVID na. Ay, pag nagaling ko sa doktor, sabihin lang COVID talaga ako. Ah, o dahil yung sintomas ay nasa inyo. Oo. Ah, kaya hindi na kayo nagpa, ano? Hindi ho. So, ilang, parang tiniis nyo na nagbahay na lang kayo. Nag-medication, ano hong ginamit nyo? Mga medical o ano? Medical, oh, na 400. Tatong manigo nun. Tapos yung paracetamol, 6. Oh, ay kamusta po? Ay, wala akong pagbabago. Wala akong pagbabago na ramdaman. Opo, opo. Yung, at least yun itong, August yun. Opo. Kasi 13 days na ho ako. Na nasa banig, na lagnat. Oo. Oh. Walang panglasa? Wala ho. Walang pangamoy? Wala ho. Nasakit pa ang tiyan? Dati-dati nito. Oh. Diyan ginawa ko ho, nagkulog ho ako. Nagpaklong tubig. Oo, oh, yun yung mga uso daw ngayon. Eh. Yung pagka ikaw ay gano'n ang sintomas, ikaw ay magkukulog. Tapos, nang mainit na tubig, tapos, ay, anong nangyari? Pinawisan? Pawisan ng ako yung, ano, nagkulumot ng kumot. Opo. Matala akong, basta pikit-tapikit. Oo. Kaya yan, tama yan, gilaan nyo, sa akin na sa labi ko dyan. Balutan paan nyo ako ng plastik, at ang taon sa pawis. Inis ko ang init. Oo, oh, tinis ang init. Ayun, kaya ito, pag may plastik, ay, hindi mo plastik. Opo. Ganito ako, sabi ko, tanggal na ako. Uy, ligo ka ng pawis. Kahit oo, kasi kumbaro. Wala rin ng talaga. Hindi pa rin kaya. Hindi ako kinabukasan naman. Tanong ako ng aking asawa, ng anak ko, kapan may pagbago pa na? Sabi ka, anak, hindi. Sila ang huling bako nito. Alam. Sige. Gumawa ko yung damo. Anong damo? Yung agad-sagot ng lahat ng tao. Yan, dinggi na ay tawa-tawa. Yung ginamot ko sa dinggi. At bahala na aking 10 salita at 3 salita dyan. Oo. Ganyan. Ah, may salita ko kayo doon sa... Oo. May picto. At ibig sabihin, yung tawa-tawa, ano ang ginawa nyo? Nilaga ko yun. 3 beses maghapon. Oh, nung gabi yun, nagtay ko, bubabago, tapatulog ko. Anong pakiramdam nyo nung kayo makainom? Iniinom mo yun? Oo. Laga, tapos laga, inom? Laga ko inumin. Palalamig yun, no? Oo. Wala ka man hong lasa yun. Oh. Kasi yun ho ang nirequire din nung iba na kung kayo madinggi ay ano po, yun yung... yun yung igagamot, ano ho? Oo. Oh, ay, yun pala epektibo? Sa dinggi? Eh, nga hong anak ni Chakalo, pinuno ko sa bahay. Oo. Sige, paano kasama ko sa iyo?
ay ako nagpapalakas at nabait na kung ako yung bait yung galing bait mo siya. Opo. Ay, tingin mo na ako, ano yun? Oo, hindi yan sa akin. Sabi sa akin, wala ko, bait sa iyo, walang problema. Tulong-tulong tayo. Mm. Alam mo naman ako, mababalog sa kapwa ko. Pag nangangailangan tulong, mm-hmm. magaling yung nagasabi ng totoo. Mm-hmm. Isang pag yung ginamot ko na, ay, hindi ka makapansin na, ang malakad na lang, yung ganitinapatlogan si Pantalo. Hindi, hindi ko may yun. Uh-huh. Ibig sabihin kayo, tatay mang gagamot? Nagagamot din kayo? Oo, sa pulo. Oh, ayun, mga katukayos, tatay. Ano ay, oo, nagagamot pala ito. Ay, Lord, tanda pa ninyo noon. Ay! Magdinti kayo. Ako ay, nag-ilot sa inyo noon. Ay, oo nga pala. Si tatay mano pala ito. Ay, salamat. Ano. Ito, ito nga pala. Alam nyo mga katukaya, kami, ako po'y ano, ako po'y may, ayan o. Oh. Ako po'y, ako pala'y ano, may karanasan pa pala dito kay tatay mano. Kasi naging pasyente pala ako nito. Nung ako ay mahulog sa kay Mito, dito po ako hinilot. Ah, mag-hilot kasi ito eh. Magaling ang kamay nito. Kaya salamat tatay Mano at ako'y inyong tinulungan na gumaling. Yun. At alam niyo mga katukayo, di nagagamot po siya. Ah, nagkataon na siya naman ang nagkasakit. Gaya ito. Pero alam niya kung anong gagawin. Ano ho? Ah, tama yon yung sinabi niya. Na yung tubig at saka asin para sa pasma subok. Oh, yun. Alam na natin yun. Sinabi niya kanina. Tapos yung pag ikaw ho ay nilagnat, parang, kasi yung sintomas ngayon po ng, ano, ng COVID ay trangkaso noon. Di ba? Parang trangkaso. Nilalagnat, nawawala ng panlasa. So, yun po ang inyong ginamot. Ang inyong naisip. Ano pong naisip nyo? Yung ano? Tawa-tawa. Tawa-tawa? Ayun, mga katukaya. Ayun, yung tawa-tawa ang panggamot sa dingdi. Ayun. Tapos yun po, mga katukayo, ay sabi ni Tatay Mano, ay lalagain. Tapos iinumin. Ayun. Pagka-ahon na, iinumin agad. Ah, pala lang. Oo. Mainit, ano ho. Ayan. Palalamigin muna. Tapos ilang beses po? Tatlong beses lang po. Nainom, tatlong beses. Anong kang mainom mo yun? So tatay, pag nung ito yung inyong ginawa, ilang beses, tatlong beses sa maghapon, ilang araw nyo ginawa? Yun lang, tatlong beses. Yun yung lamang, po, tatlo? Inubos ko nung katabi yung kuno. Gumaling na ho kayo doon? Oo. Kaya pala kayo nakalabas na ngayon. Oo, oh, yan mga katukayo, salamat sa... siguro tulong na rin ng Panginoon ano, na kayo ay pagalingin. Mayroon pa kayong matutulungan tao para doon sa mga nagpupunta sa iyo magpapahilot, magpapagamot. Ayan o. Ayun, talagang ayun nga, pagkakataon ho ito na makausap po si Tatay Mano. At siya po ay ano, nagpahasa ng lagari. Ito, yung ano, yung AK-47. Oo. So, ano pang masabi niyo, tatay? Ay, kayo, no. Punta sa akin kung anong pagnalaman niyo na nagramdaman niyo kung may pilay, anong... Saan po ang lugar niyo? Dito lang, sa... Sumpor? Malapit kay... siya po, si tatay po ay dito lang sa Sumpor, Socorro. Hanapin niyo lang si Manuel Jimenez. Yan. Na alias Kamano. Ayan. So, tatay, salamat po sa inyong pagpanahon na nagkataon po na kayo po ay nagpahasa sa akin ng iyong mga lagari at nagkaroon tayo ng pag-uusap, nagkataon tayo na nagkabandingan, ano ho. At kayo po ay malaking naitulong para dun po sa mga tao na hindi agad makapunta sa ospital. Ay, naku. Oo. Eh, mayroon silang alternatibo para... gawin sa na yun sa kanilang buhay ano sa pagka nagkasila yung nagka-diferensya. O yan. Layo ilap, wag na ilapit. Oho. Sa atin yan. Ay ilan hong layo? Kasi sabi ni huwag nang ilapit. Kaya, anong gagawin o? Ilayo ng? Ilalayo. Kasi nung iba sabi ho ay ilayo ng 10 malayo. 10.
Aba, malapit lang ho yun. Halimbawa, ilang kilometro lang yun. Yung 10. Ayan, mga katayo. Salamat. At napaunlakan tayo ni Tatay Mano. So, sana nakatulong ang video ito para sa inyo. At kung magkaroon man tayo ng... Huwag na, sabi nga niya. Huwag nang ilapit. Ilayo ng 10 layo. Yung mga karamdaman. Ano, kasi mahirap po magkaramdam ngayong panahon ito. So, salamat. Sa inyo, Tatay Mano. So, marami pong salamat sa iyo. So, kung nagustuhan mo ang video ito, please like, share, and subscribe. At pindutin mo na rin yung aking notification bell para ma-update ka sa aking mga bagong video. Dr. Woodworking. So, thank you.